Hello guys! Shoutout sa inyo lahat. Kamusta ba kayo lahat dyan? At ngayon guys ay meron tayong bagong topic. At about ito sa ating multi-tester. Ang hawak natin ngayon ay analog multi-tester. May dalawang klase ng ating tester. Analog saka digital. So ang ituturo ko muna sa inyo ay ang ating analog multi-tester. At ito ay favorite na favorite ko po ito. Ayan, at ito talaga yung aking ginagamit sa pag-test, sa pag-test ng mga cellphone. Ayan. So, tuturuan ko po kayo guys kung paano gumamit nito. Yung mga karaniwan o madalas kong gamitin kung saan ko to ginagamit. Okay? So, ang multi-tester kasi guys ay maraming gamit. All around. Pero sa atin, pag-uusapan siyempre natin about naman sa cellphone kung paano ko siya ginagamit. Makakatulong ito sa inyong lahat, lalo na sa mga baguhang cellphone technician o sa mga gusto matuto. So tara na! Okay guys, bago natin simulan ay gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga tester ko ngayon nandito. So, meron tayo yung bago ngayon, yung aking bagong tester. Binili ko talaga to para dito sa ating vlog. Okay, ito ay Brother and meron siyang HD390Z. Yan, nilalagay ko sa description kung gusto niyong bumili niyan. Kung gusto niyong masubukan din to. Ito po yung dati kong tester. Oh, makita nyo, ito yung mas lumang model. Pero nakita ko na ito ay 3 volts yung kanyang battery. 3 volts ang kanyang battery. Double A. Pero ito guys, isang triple A lang na battery. So, ang kanyang output is 1.5 volts. Okay, papaliwanag ko mamaya. And then, meron tayong 9 volts battery. Okay? So, papaliwanag ko mamaya kung para saan yung mga battery na yan, but may 9 volts. Okay, ito po yung ating YH371 na Brother. So, ito kasi yung ang kagandahan kasi nito, yung dial niya. Hindi galaw ng galaw. Ito, favorite ko tong gamitin. And, papakita ko rin sa inyo yung aking pinakaluma noong nagsisimula pa lang ako. Nang binigay lang din sa akin to. Usually, mga mahigit 15 years na to. Ito. So, ito yung Sanwa pa lang. Lumang-luma na to. Gumagana pa to, guys. And, hindi ito ang gagamitin natin, itong bago. So, yun lahat ay mga analog. Basta may dial na ganun. And, ipapakitaan ko kayo. Ang digital po ay mga ganito. Okay, meron ako na ito. Local. Ang kagandahan lang kasi, guys, ng digital tester is makikita mo na kagad yung number na kagad. Hindi mo na kailangan tumingin dito. Okay. Pero, hindi yun na importante para sa akin. Mas gusto ko talaga ang analog. Doon ako gamay. So that's why tuturuan ko kayo. At mayroon akong mayroong tanong sa nagmula sa akin. Gaano ba kalaga ang multi-tester? Bakit kailangan natin ng multi-tester? Okay? So, ang multi-tester guys ay napakahalaga dahil syempre, kung wala ka kasing multi-tester, wala kang pan-testing, para kang bulag na nagre-repair. Hindi mo alam kung anong sira. Hindi mo, kasi wala eh. Hindi ka marunong, wala kang multi-tester, ganun, hindi ka gumagamit. Chamba, ayan, ala chamba ang nagre-repair pag wala kang multi-tester. Napakahalaga po na ito sa mga technician. So, ito po kasi yung ginagamit na pang initial testing para malaman kung ano yung sira ng cellphone. Ito ginagamit sa mga syempre hardware repair, okay? Hindi pwedeng pang software. Okay? Pasensya na kayo dahil may singaw po ako dito. Ang hirap po magsalita at ang kirot malaki po yung singaw ko. Okay guys, ngayon ay sisimulan na natin kung ano yung mga gamit ng tester sa pagre-repair ng cellphone. Okay? Kaya tara na. Okay guys, bago tayo magsimula, at pag-usapan muna natin kung paano ba ito i-operate. Okay? At meron po tayo ito yung ohm adjuster niya. At ilagay muna natin sa beep. Ayan, sound. Kapag shorted, tutunog yan. Pang-check.
So, tignan natin kung paano gamitin yung ohm adjuster. So, ilalagay mo lang sa times 1 and then i-adjust mo sa 0. Infinite to 0 ohms. Ayan. Diyan mo makikita kung ilang ohms. Kung ilan yung nabasa mo dyan, i-times mo lang dyan sa 1. Parehas din sa times 10. Ayan. Pwede mong i-adjust yan. 0 din. So, kailangan mong i-adjust every time na magpapalit ka ng ohms. Ganun yung i-operate. So, dito sa ating times 10k na yan, ha? Yan po yung gumagamit na po ng 9 volts yan. Yan. So, makikita mo dyan ang ating katawan ay nagkakandak ng electricity. Okay, next naman natin po ay sa voltage. Dito sa ating DC. So, ang sukatan dyan ay nasa gitna. Yan, yung makikita mo kung mag-adjust ka ng 0 to 50, makikita mo na kagad doon yung sa may kanyang scale. And also dun sa mag-adjust ka ng 0 to 10, 0 to 250. Yan, yung mga volts po niyan, makikita mo na kagad. Okay, ilagay lang po sa times 1 po, yung unang-una nating initial testing. Paano maghanap ng short dun sa terminal? So, halimbawa, patay yung cellphone niya. At ayan. So, dapat sa kabila, hindi gagalaw. At sa kabila, gagalaw. Ilalagay mo lang yan sa times 1 dun sa ohms, sa lector. Kung mapapansin nyo guys, kung nakakonect ka sa positive ng cellphone, gagalaw dapat. Kasi mayroon yung protection diode. Okay, subukan din natin sa ating kabilang bagong tester. Ganun din, times 1, in-adjust mo rin. Basta sa kabila gagalaw, sa kabila hindi, yun lang. Ayan, kapag pumitik sa kabila at hindi pipitik sa kabila, ibig sabihin, okay yun. Okay, ito naman guys yung infinity knob, ito po in-adjust para maging accurate po yung ating tester. Meron tayong sample dito guys ng tablet na short. Papakita ko sa inyo kung anong itsura kapag short. Yan, dito sa tingnan nyo ha, 0. Magsi-zero sila sa kabila at sa kabila. So, makikita mo na kagad sa analog tester kung short. Sagad na sagad. Ayan, short. Yun po yung ito natawag ng fully short na tablet, na unit. Dito naman, meron tayong Samsung na board. Ayan, tignan mo. Yun, gumalaw konti and gagalaw. So, ibig sabihin, hindi siya masyadong short. Ibig sabihin matakaw yun sa battery. Either gagana pero matakaw sa battery. Okay guys, ngayon ipapakita ko sa inyo yung good. Okay, dapat ganito, ulitin natin yung good, gagalaw, sa kabila wala dapat galaw. Okay? Maliwanag? Okay, next ay yung ibang function ng times 1 ay ginagamit ko rin po ito guys na pan-check ng mga LED light ng mga keypad, ganun. Sa mga LCD. Okay. Ginamit ko rin yan yung luma, guys, kasi 3 volts yun. So, yun yung sinasabi ko na yung output ng times 1, may output kasi yan, 3 volts, kung 3 volts din. So, iilaw kasi ang LED kapag 3 volts. Kapag dito sa bago, 1.5 volts lang yung kanyang battery, kaya 1.5 lang din ang volts ang kanyang output sa kanyang times 1. So, iset mo lang times 1 and pwede ka na makapagpailaw ng mga LED. Okay? Oh, so, dun sa kabila, ayaw talaga umilaw. Okay? Ayan, nakita niya na ayaw. So, yun ang disadvantage naman ng tester na bago natin. Okay? Okay, next guys ay ginagamit ko rin yung times 1 pan-check po ng mga diodes. Ayan, so yung mga components po natin, mga pyesa, dapat alam nyo yung function. So, parang yun sa terminal din kasi may protection diode yun. Kaya yung ating diode gagalaw sa kabila hindi. Ayan, so yan din yung isa, ganun din yan. So, gagalaw. Parang dun sa terminal. Kapag parehas gagalaw, pwedeng sira yung diode. Pag ganun.
And then guys, bibigyan ko kayo ng sample ay yung malalaking diet. Yung ganito pa lang paghawak, meron yung magkabilaan at meron parang chopstick ng tester paghawak. So ito yung talagang diet na totoo, 6 amperes to. Sa kabila, gagalaw. Sa kabila, hindi. Okay? Kahit pa i-times 1K mo yan and 10K, dapat, wag dapat gumalaw. Kung gagalaw yon, ibig sabihin may leak. So, madalas kailangan mong tanggalin yung mga diodes sa board para malaman mo kung talaga kung short ay hindi. Next, mayroon po tayong sample dito rin ng LCD na check mo kung umiilaw yung mga LED. So, makikita mo dyan, no? Diba? Kung makikita nyo guys, sa times 1, marami tayong magagawa dyan. Ayan. Kagaya nito, yung switch natin, pwede mong itry guys kung gumagana pa yung switch ng isang cellphone, isang tablet, ito example po isang tablet, and then itatry natin, tignan nyo. So lagay mo lang sa magkabila ang paa and then try to switch. Ayan, so good. Pero kapag kumitik na kagad yun, ibig sabihin shorted po yung mga switches. Yan, sa mga volumes, basta mga may switch. Pwede pong pantry yan, ng mga yan. Pwede rin nating magamit yung pan-check and times 1 sa pag-check ng mga lines. Kung halimbawa may putol o wala. So, kagaya nito, alimbawa, i-check natin kung bakit hindi nagsiswitch, kung bakit ganito, ganyan. So, makikita mo na kagad kung walang linya yung isang switch. Yan, kagaya po niyan. Oh, di ba? Ibig sabihin, pag gumalaw na ganun, good na yun. At ginagamit din ito guys sa pag-check ng mga capacitors. Yan, kagaya nyan. So, dapat wag pipitik yun sa times 1. Okay guys, ginagamit din ito sa pag-check ng mga coil. Ayan. Dapat pipitik. Kapares din yan guys ng mga inductor. Dapat pipitik. Yung mga fuses, dapat pipitik. Ganun. So, dapat alam mo yung mga function. Ayan, fuse po ito, kahit baligtaran, pipitik po yan. Dapat talaga alam mo yung mga uri ng piyesa guys. Next, pwede rin nating pan-check po yan ng mga speaker. So, tutunog po yan kapag times 1 maririnig mo, hindi lang natin marinig dito. Mag-try pa tayo ng isa. So, tutunog din po yan pag gumalaw po yung pointer natin. Ayan. Try natin yung beep, guys. Tingnan nyo. Oh, diba? So, ibig sabihin, kahit di mo tignan yung pointer, alam mo nang short pag tumunog. Ganun. Wala ito sa lumang tester, guys. Okay, ngayon, paparinig ko sa inyo yung sounds niya. Okay, lapit natin konti. Kaso maririnig niya yung ingay. So, yun. Narinig yun na, no? So, tutunog talaga siya, guys. Okay. Ito naman sa beep. Ginagamit din ang times 1 sa pag-detect kung may short ng ating charging. So hanapin mo lang ang positive and negative ng ating charging port at i-tester dapat sa kabila. Gagalaw, sa kabila dapat hindi gagalaw. And kung makikita nyo yung mahinang pitik niya kanina kasi yung diretso na yun sa ating charging IC, wala na yung protection diode. So, delikado yun kapag baligtad ang polarity ng charging. Okay? So, meron pa tayong isa dito yung Samsung. Hanapin mo lang yung, i-ground mo na yung isa. Ayan. Tapos, hanapin mo yung positive. Makikita mo lang yan dyan. And dapat sa kabila hindi pipitik. Sa kabila pipitik. Ito may protection diode yun. Kapag pumitik na yun hanggang sa gitna. Ayan, makikita nyo. So, good yan. Pasok na pasok ang kuryente dyan kasi walang humaharang. Okay, yun po lahat ng times 1 at ito naman yung times 10, times 100. Ito po ay resistor ang ating binabasa dito.
Halimbawa, ayan, 30 times 10. So, mga 300 ohms. Ayan, ganun lang ang pag-check ng resistor. So, pag digital, mas madali yan. So, minsan kailangan mong bunutin yung resistor, guys. Dapat kaya nyong i-identify kung resistor, inductor, or something. Basta meron siyang resistance, yun po yung ating resistor. Black yun na iba sa, parang inductor din pero iba siya. Okay. Next, guys, ito naman ating mga times 1K, times 100, mga ganon. Ito po ay ginagamit ko lang po para makita kung may linya yung mga speaker, yung output ng speaker. Yan, kung may kita nyo, pipitik. So, ibig sabihin, mayroong output dyan. Yan, speaker to ng E1200, yung output. And then, yung mouthpiece din, dapat, dyan mo malalaman kung may linya. Okay? So, pag hindi pipitik yan, so, ibig sabihin, walang linya. So, yun ang ayusin mo. Halimbawa, walang mouthpiece, walang speaker. Doon mo machi-check. Okay? Okay, guys, may papahabol ako sa inyo. Ipapakita ko sa inyo yung inductor. Ito naman yung inductor. Actually, sa times 1 yan. So, ang inductor kasi, bihira masira yan. So, connectivity talaga yan. Inductor, dire-diretso yan. Dire-diretso. Okay, dapat gumalaw yan. Kung kaya, dapat alam mo i-identify. And then, ulit tayo sa ating paano mag-check ng ating keypad. Doon punta tayo ulit sa ating 1K times 1K. So, ganyan lang po ang pag-check. Isa-isahin mo yung keypad kung dapat gumagalaw lahat dyan. So, regardless kung ilang ohms yung nababasa mo dyan, ha, basta pumitik yun, ibig sabihin may linya yun. Ayan. Oops. Ayan. Tignan nyo, hindi gumalaw. So, yun, may problema dyan. Yan ang ititrace mo ngayon kung asan yung putol. Ayan. Pwede kang mag-search sa internet yung mga keypad lines. So, pag may problema sa keypad, ganyan ang solution. So, at least hindi ka nagpapachamba, di ba? Alam mo na kaagad kung asan yung sira. And also, sa SIM card din, guys, ginagamit din ng pang-detect kung may linya pa ba or ayan, hindi yan. Ayan, ito. Ito yung linya. Merong isa dyan talaga na walang ano, yung sa gitna. So, tanggal lang kasi yung trace nun. So, sample lang ito ng board. Dapat gagalaw at gagalaw yun, lalo na sa times 1K. So, ibig sabihin, may connection. Ang ating next, guys, ay sa ating DC naman. Ating pagsukat ng ating bolts. Ayan. So, sa DCB tayo. Punta lang sa 10 volts. And, syempre, para halimbawa, yung battery, malalaman mo kung may voltahe, drain ba, o ano. So, hanapin mo lang yung kanyang positive and negative. Ha? So, yan. Pagbaliktad, babalik. Syempre. Pag tama yung polarity, pupunta doon. So, nandun siya sa may 4. So, ibig sabihin, medyo mataas na yung kanyang hindi siya drain. So, kumbaga, mayroon siyang laman. Yung pag malapit siya sa 4 volts. Ayan. So, makikita mo yan, 0 to 10. So, yun, sa pinakataas, yun yung sa 4 volts. And, kagaya din na ito sa ating next na battery. Ito yung battery ng tablet ng Samsung. So, ito, medyo malapit lang siya sa 4. So, ibig sabihin, pupwedeng kalahati, pupwedeng 1/4, ayan. So, hindi siya drain. And then, ito yung BL4C natin. Ha? Kung makikita mo, BL4C, BL5C, ganyan. Kung halimbawa, drain, malalaman mo rin kung may laman yung baterian niya. Sukatin mo. Positive, negative. Ayan. So, ibig sabihin, may laman yan. So, hindi kasi pipitik pag drain talaga. Halimbawa, 2 volts lang. Ayan. May problema yan. So, pwede mong kargahan muna. Okay, guys, ngayon ipapaliwanag ko sa inyo yung sabi ko nga, yung voltahe ng lumang tester ito. Naka times 1 yan. So, ito naman sa ating kabilang tester is naka times 10.
So, ibig sabihin, susukatin natin yung voltaheng mula labas. Ayun. So, makikita nyo, may lumalabas na voltahe sa times 1. Kaya umiilaw yung LED. Ayan. So, yung isa naman, ilagay natin sa 10 volts at itong sa kabila, times 1 natin. And, i-alternate mo lang. Ayan. So, tingnan mo, wala pang 2 volts, nasa 1 point something talaga. So, makikita nyo na yung negative is nag-i-emit ng positive voltage. Ayan. So, sa mga, kung makikita nyo yan, matagal ko nang alam yan na yung times 1 is nag-output yan siya ng kung ano yung battery ng iyong tester. Ngayon naman guys, ay papakita ko sa inyo kung paano naman sa ating charging pin. So, para malaman mo kung nag-charge o hindi or may output, kung okay pa ba yung charging port. So, lalagay mo lang sa times 10 at syempre, ilalagay mo ng charger. And susukatin natin kung may lalabas at titingnan natin kung may voltaheng papasok. Ayan. Ayan, baliktad. So, babaliktarin mo lang. Okay, nasa 5 volts yan. So, usually kasi ang mga charger nasa 5 volts talaga. So, yung ginamit ko lang dito is yung ating power bank kasi malayo yung saksakan. And, ayan na. O, diba? Okay, next naman tayo dito sa ating lumang broadband. Ayan, ng globe. At, ilalagay mo lang sa 50 volts yan kasi 12 volts yan guys. And, i-check mo rin kung okay o hindi. Ganito ang pag-check. Negative sa GS sa may bakal niya sa labas. Sa loob, tusok mo lang. Ayan. So, ayan. Ikita mo na yan dyan. Yung 0 to 50 yan. Ayan. Lumagpas siya dun sa 10. So, ibig sabihin, nasa around 12 volts. Okay guys, yung pa-bonus ko sa inyo ay sa AC naman. Ayan. Kung makikita mo, ilalagay mo lang sa 1,000 ang sample natin dyan ng ating kuryente. Talaga. So, susukatin natin kung 220 volts nga talaga ba. And, saksak mo lang yan, guys. Tingnan natin yung reading. So, nasa 2 yan. O, yan. Tingnan mo. So, mahigit 2. Siyempre, mga nasa 220, 230, mga ganun, 225. So, ingat-ingat lang din, guys. Baka may ilagay nyo sa DC volts, ha? So, pag in-adjust natin sa 250, tingnan nyo. Ayan, nasa 240 something siya. Ayan. So, mas accurate yung sa digital. And next natin, syempre, sa ating panghina. So, malalaman mo rin dyan guys kung gagana yung ating panghina. So, tinayin natin sa times 1, hindi pipitig. Sa times 10, pumitig. Sa times 100, pipitig. So, dun pa lang guys, malalaman mo na kung good yung ating soldering iron. Okay? Pag hindi pipitik yan guys, sira na po yan. O pig sabihin, open na. Yan, so, yan lang ang ating mga naituro guys. At salamat. So, panonood. Alam kong marami pang gamit ang tester guys, pero yan lang ang ating mga naituro. So, gamitin lang ang aking mga itinuro dyan, mga basic na yan. At pag-aralan nyo ang inyong tester at malaking may tutulong sa inyong pag-repair. Okay, gagaya na nga lang guys ng ating capacitor natin yung 470 microfarads and meron siya 16 volts. Yan po yung negative. Ito ay electrolytic capacitor guys. Mas magandang maintindihan talaga natin dun sa lagay sa electronics kung saan nagmula yung mga maliliit na capacitor. Sa mga cellphone guys is ceramic. Ayan. Ceramic ang kanyang mga capacitor sa mga cellphone. Tignan mo guys, kapag, di ba? Ibig sabihin ng capacitor guys, kapag nag-charge na siya, mag-o-open na siya. So, pag binaliktad mo, okay na siya ulit. So, unlike dyan sa ceramic talaga. Ayan. So, nakakabit kasi sa board dyan. So, pag-aralan nyo na lang guys ang ating tester. Marami pang gamit dyan.
Okay guys, ngayon ay salamat sa inyo sa inyong panonood at ayan ang ating mga tutorials about sa tester. At sabi ko nga sa inyo, kung malapit na po maka 1K ang misis ko, magbibigay po tayo ng 1,000 pesos para pambili nyo rin ng, kung gusto nyo bumili ng tester ng kahit anong gamit, ang cellphone, punta nyo lang po dyan sa kanyang, dyan sa description at lagyan lang, mag-comment, manood muna ng video, mag-comment at lagyan ng hashtag VV Butch Valdez doon at mayroon kayong mga entry. Ha, yung mga entry nyo, madadagdagan kayo ng entry para doon sa wheel at mananalo po kayo ng 1,000 pesos doon. Mag-subscribe po kayo doon dapat. Okay? Thank you very much sa inyo. God bless you all.